Pagkatapos ng 3 years of marriage, kinumpirma ng joint statement ni Moira De La Torre at Jason Marvin Hernandez ang kanilang breakup sa Instagram post. Kumawa ng announcement ang singer, songwriter na si Jason Marvin Hernandez tungkol sa kanilang hiwalayan noong May 31, 2022 at makikita ang post na ito sa social media account ni Jason. Batay sa naging post ni Jason, inamin niyang naging unfaithful siya kay Moira sa kanilang marriage. Sa huling statement ni Jason, humingi siya ng kapatawaran sa mga taong nasaktan niya. Sa kabila ng pag-amin ni Jason, ay marami pa rin ang naglabasang espekulasyon tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Nitong October 2 sa segment ni OG Diaz sa kanyang vlog na Showbiz Update, kinumpirma umano ng kanyang source na naging magkarelasyon nga si Moira at Zach Tabudlo. Subalit, ito ay itinanggi naman noon ni Zach. Inungkat din ni OG ang naging batuhan ng comment ni Zach at Moira sa Instagram. At ayon umano sa kanyang source, nitong mga huling araw ay ayaw magtrabaho ni Zach dahil daw sa hiwalayan nila ni Moira. Napag-usapan din nila na kung naging magkarelasyon nga si Zach at Moira, maaaring si Moira nga ang naunang nagloko sa relasyon nila ng asawang si Jason Hernandez. Panoorin ang pahayag nila OG Diaz tungkol dito. Gaano katotoo na itong si Moira at si Zach Tabudlo ay nagkaroon talaga ng relasyon? Wow! Last May lang ito na kumalat yung issue or sumabog ang issue na wala na si Jason at si Moira. Mm-mm. Na syempre yung kinasal sila, Diyos ko, iyakan pa sila pareho, di ba? Ang ganda. Tapos biglang nawala si Jason. Mm-hmm. So, ito'y kasabay ng pag-amin ni Jason na parang naging unfaithful siya dito kay Moira. Dahil nga, ang chika nga na lumabas dati, si Jason daw, ay yung kalasi ng kanyang pagtataksila, yung nagpupunta siya sa mga espakol. Inamin yun ni Jason. So, parang inaako niya yung kasalanan. Mm-hmm. Pero ito na nga yung huli, meron akong nakausap. Sabi niya, mama, truth daw yung Zach Tabudlo at Moira na nagkaroon ng ng pinkian. Gusto mo yung pinkian? Nagkaroon sila ng relasyon. Eh, dininay ni Zach, di ba? Dininay ni Zach. Diba? Dininay ni Zach. Pero diba, meron pa silang diba? Parang batuhan ng message sa sweet. Yung post! Nakita yung ko post yun. Nga yun. Sabi sa Instagram post ni Moira, may picture silang dalawa yung first time nilang nag-meet. Ito ang sabi. Ayan. Ang caption niya, I feels like I've known you a lifetime. Sabi ni? Ni Moira. Oh. When I only met you last night. I-L-Y. I love you. I love you or I like you yun. Pwede naman. Or, ano sa nagot dyan ni Zach? Nag-post din siya ng picture nilang dalawa ni Moira. Sabi naman niya, finally got to share the stage with you. I-L-Y with all my heart, mommy. Yun. Pero mama, ano naman ang pruweba na naging sila talaga? Yun nga. Sabi sa akin ng aking source, nitong mga huling araw, ayaw magtrabaho ni Zach. So, inalam ng aking source ang dahilan. Yung pala, ay parang split na sila daw nitong si Moira. Ha? So, totoo nga? Hindi, yun ang sabi ng source ko. Kung totoo man to, tama yung comment mo. So, kung totoo nga, what if hindi nga totoo ito? Pero ito nga raw yun. Yung ang dami raw nagkumukuha for an out-of-town show dito kay Zach. Kahit mataas pa yung presyo, ayaw niya mag-work. Sayang naman. Wait. So, Mama Och, so kung totoo yung issue na naging magkarelasyon si Moira at si Zach, hindi ibig sabihin, mas nauna siyang mag-cheat kesa kay Jason. Philippine Showbiz.